Welcome to our kitchen. Ang kakaiba ngayon ay we're just two here in the house. Only Rajmi and me. Walang tao. Wala yung in-laws ko. Ay, father-in-law ko. Palagi kasi talagang out of town yun. Dahil doon sa mga meetings niya and ano kasi yun eh. Training consultant as well as hands-on siya doon sa mga training. Siya na rin yung gumagawa ng training papers. Tapos, siya na rin yung nagtitraining. Kung saan, mostly doon sa mga tribal areas. Kaya, may mga video ako noon about tribals. And, it's belong to social works, NGO. Kagaya na rin ng auntie ng asawa ko na Madri, and her major is also social works. So, bakit nga ba ako nandito sa kusina? Kasi nga, di ba walang tao? Tapos, kailangan kong mangusina. So, today kasi, kaya hindi kami, yung mother-in-law ko pala, si Lola, tsaka yung ibang tao, may pinuntahan. Importante din. And, yung dalawang boys, yung asawa ko tsaka yung kuya niya, nasa farm. And kami ni Raju hindi pwedeng umalis kasi nga we have a parents-teachers meeting in the school. Kaya naiiwan kami kasi lunchtime yung meeting. And kami muna yung tatao sa bahay. Kung ano yung niluluto ngayon, papakita ko sa inyo. Ito yung butter ko to make egg roll. Egg roll or lumpia wrapper or spring roll. Iba-iba man tawag, iba-iba man ang paggawa, iisa pa rin ang kinalabasan. At dahil wala akong tagahawak, nilayasan ako ni Rajvi. So, yan lang. I-brush up mo lang talaga siya until the pan is fully coated. Hindi naman siya ganun kakapal. After nyan, you have to make a big flame. So, ayan. Kusa siyang umaalsa. Na guys, pala, kaya kung gumagawa ng lumpia wrapper ay mahal kasi dito. And alam nyo naman na si Jovi ay certified kuripot. At kapag certified kuripot, hindi talaga bibili. Biro mo, around 25 pieces is already 80 rupees ata. 80 to 90 rupees. Sa dami naming kakain, hanggang tikim lang yun. Paano naman yung tikim ko? Diba? So, ayan. Ayan na yung mga gawa ko. Tapos, ito, iro-roll natin. So, ito yung meat natin. Ang kaibahan sa meat natin for today is, ito ay karne ng kalabaw. And if you will see whites here, yan yung taba-taba ng, kung sa atin ay taba-taba ng baka, dito naman ay taba-taba ng kalabaw. At ito na yung roll natin. Ayan. Ito na yung mga na-roll. Ito yung nakat kasi nga meron akong alagang daga. Kailangan kong pakainin. So, ayan na yung finished product natin. To roll up, sa mga, may nagtanong kasi kung paano, actually, pinsan ng asawa ko ang nagtanong kung paano siya gawin. Kaya ako, nag-video ulit. And since, isa lang yung kamay natin, ayan, i-roll natin. Ayan. So, ayan na. Ganun man siya kasimple gawin, tingnan. Pero ako ay pinagpawisan. And hindi ng init, malinsangan. Kaya ko rin ginawa to kasi nga sabi ni Rajvi, matutuwa daw ako sa parents-teachers meeting. Kasi, ibibigay na yung result ng pinaghirapan namin, yung unit
test nila. Anim na subject lang naman. It is include English. Bali naka-separate yung English nila, main English sa English grammar and English communication. So, yung English at saka English grammar ay mga exam. Yung math and environmental. Environmental subject is like part of science. And the two others are Gujarati and Hindi. First time ni Rajvi naka-subject ng Hindi. Other school, from nursery, may mga Hindi classes na sila. Pero dito sa Nadiad ay yung school ni Rajvi, grade 3 na yung ano, yung Hindi. Kung pag ano, nakakaintindi si Rajvi ng Hindi kasi nga, because of TV, the national TV talks Hindi. So, yung mga pinapanood niya is Hindi din. And, may mga mix kasi yung class. So, may mga classmates siyang Muslim and mostly Muslim are talking, speaking, Hindu speaking, Hindi speaking. So, tapos na akong mag-wrap. Naubos na yung wrapper ko. And, meron pa akong babalutin pero ako'y pagod na. Sabi ko nga, kami lang naman. So, ito naman yung nagawa ko. Nakapag-fry na actually ako bago sila umalis. Nakakain sila ng konti. Konti lang. Konti lang naman binibigay ko. Hindi. Kaya ako nagdaldal lang kasi nga, medyo nakakapanibago pag kami lang sa bahay. Tahimik. Guys, din, hindi rin niya alam ang gagawin kasi siya lang din mag-isa. O, ayan. Ikutin natin yung bahay. Nakapag-house tour na tayo. So, ayan yung ketchup niya. Kakakain lang niya eh. Ayan, nanunood siya ng TV tapos panay punta niya sa sa kusina kasi nga siya lang mag-isa. Ayan, ayan. Ayan yung neighborhood. Medyo makulimlim ulit. So, ayan. And balik tayo. Medyo pagpabalik-balik ka mula dun sa labas hanggang sa kusina, papayat ka talaga kasi nga, lakad ka ng lakad. Tapos, huwag nyo lang pansinin yung maraming nakasampay kasi panay nga ang ulan, di ba? And ito na yung kusina. May mga nakasampay pero pag umulan, ayan. So, makulimlim mo. Yan, tahimik yung kusina natin. Ako lang talaga yung ano dito. Sabi ko nga, minsan, ayaw kong mag-home vlog kasi nga, sobrang ingay. Pero, pagtahimik din pala, parang ano, parang may kulang. Kaya, yes, yes. Look here. At, dahil pagod na ang beauty ko, nagpawisan talaga ako. Pero, alam nyo guys, maganda yung pagpapapawis kasi natural moisturizer yun. Sa mga nagtatanong, sumukha ko, hindi taga ko nilalagay. Halos hindi na ako nagsasabon ng mukha. Noon, yes, nagsasabon ako. Pero, meron kasing ano, may isang sabon na nakapag-allergy sa akin. Kahit na shampoo, nangangati siya dito. So, iniiwasan ko siya. Balat kalabaw ako pero, ewan ko bakit naging sensitibo. Igla siyang mamumula. So, iniiwasan ko talaga yung ano, iniiwasan ko yung mga sabon, lalo na pag ano, yung mga beauty soap. So, hindi talaga ako pwede doon. Maarte yung balat. Pero, dahil nga sa naka water therapy ako, siguro yun na rin yung ano, water therapy. It's yung style ng water therapy ko nga is from Japanese style, yung pagkagising, hindi parang yung panis na laway muna nanumin mo, inom ng tubig. Kunento ko nga kay Sis Mia, sabi niya hindi niya kaya.
But really, nakaya ko. Pagkagising, inom ng tubig. And after 30 minutes, saka pa lang magbabrush ng teeth or saka pa lang kakain. And every 30 minutes, kailangan mong uminom ng tubig. And before bath also, kailangan mong uminom ng tubig. And before eating time, uminom ng tubig. So, siguro yun na rin. Kahit hindi, wala akong nilalagay sa mukha o wala akong panlinis sa mukha. Sa awa ng Diyos, wala akong problema sa skin except dun sa mga allergies na bigla na lang susulpot. Hindi ko alam kung dala ba noon o kasi nga mas ramdam ko siya dito. Or siguro dahil sa dry state ito, yung alikabok mas marami and mas makapal. Kaya siguro ganun. Pero hindi naman talaga umarte kasi nga 'di ba, lamang kalsada ako noong bata pa ako. Hindi naman sa paglalaro kung hindi nililibot ko yung buong bayan namin. Tagal ako ng isda, guys. Yes. Yan yung trabaho ko noon. With my mother. And kikwentuhan tayo. With my mother, ako talaga yung assistant ng nanay ko. Siya yung taga-sigaw kasi siya yung may mas malakas na boses. Siya yung mas matapang. Yung parang commander. Yan yung, yung boses pa lang niya. Manginginig ka na nga. So, yun. Siya yung taga-sigaw pero kasama ako nagbibit-bit. Naglalakad-lakad. Pero yun na yun. And ngayon, hindi na sila naglalako. May mga pwesto na sila. May mga binigay na ng pwesto. Kaya medyo matanda na rin yung nanay ko. Kaya nasa pwesto na rin. Hindi na naglalako. Kaya minsan, nag-post ako as on my FB Facebook account ko. I'm posting some items, especially fish, yung mga tinitinda ng nanay ko, di ba? Sana nga nakatulong yun. Sana nga minsan naman may mga umu-order na kakilala ko. Pero pinapadirect ko nga siya doon sa sister-in-law ko. Kasi yung nanay ko busy nagtitinda. So, yung sister-in-law ko yung nagko-collect ng order from Facebook. Kasi, dinideliver din yun home. House to house. May free delivery sila, but within the town lang. So, sa mga order na taga Maynila. Tuloy-tuloy ang pagluluto, guys. And since dry yung ulam natin, ulam pala namin. Ulam yung lumpia. Ayan. Ito yung simplest ulam na gustong-gusto ko. Kahit sabihin mo kung Indian spices yung nilagay. Feeling ko parang pinas din siya. Yung ginisang sibuyas at kamatis. So, ganun din, maraming sibuyas. Siyempre, nilagyan ko ng bawang tsaka luya. Tapos, parang equal amount naman. Parang ang style ng ampalaya, maraming equal amount yung sibuyas tsaka kamatis. Medyo mahal pa yung kamatis dito. Pero, carry na. Tapos, nilagyan na siya ng yung instant spices na galing from Mangalore. You don't need to add any spices like chili powder. Nothing. Ito lang kasi nga mix spices na siya. Manghang na rin siya. And salt. Wala nga lang akong sili kasi yung sili ko, inubos ko na dun sa lumpia. Ayan. Hindi pala madali, guys, pag walang inyo. Sabi kasi nila, mas magandang nakabukod. Oo nga naman, magandang nga nakabukod kasi nga sa din yung bahay. Pero, in my 8 years here, kasama ko sila. And tinuring nga naman nila akong tunay na anak. Hindi ibang tao yung turing sa akin dito. Talagang inalagaan ako. Mas inaalagaan pa nga ako dito kasi sarili kong pamilya. Hindi naman sa sinasiraan ko yung pamilya ko, pero kung may comparison, na-feel ko nga yung alaga dito. Siguro sa amin kasi, lahat sila busy. Tsaka marami kayong magkakapatid, kaya
ako yung panganay na babae. So, ako yung hindi nakakaramdam ng more alaga. More on nag-aalaga pala ako. So, yun ang ulam natin. And guys, dahil pawis ako, tama na muna yung daldal. And I hope nag-enjoy kayo sa vlog na ito na puro ko kalokohan. Hindi kong kalokohan, pero just want to share kung paano nga ba ako pag wala yung in-laws. Hindi naman ako nagwawala, di ba? Hindi naman ako pumunta ng shopping mall. So, guys, ilalagay ko na yung kamatis. Thank you for watching. Thank you for supporting the Gucci Lady Vlogs. And shout out to Luis Kanya. Sabi niya kasi my last vlog, sana daw, palagi ako may upload. So, I usually upload. I tried my best to upload every other day. Monday, Wednesday, and Friday. 1 o'clock here in India. And it's around 3:30 in Pinas time. So parang dun sa mga nagpapahinga sa hapon, pagkagising, may upload pala si The Good Lady, si Jolly. And sana tuloy-tuloy yung panonood nyo. Parang kinukumbunsi ko na maraming nanonood. O mga konti lang naman talaga yung nanonood. Pero I'm really happy guys that I reached here more than 1,000 subscribers. And monetize. Kasi naman hindi kumikita. Pero diba, effort. Yung effort na yung mga taong nagmamahal na nanonood. And they're commenting also for videos. Ang sarap ng pakiramdam. Kahit pasigil mo pa isa-isa yung nanonood ko. Thank you for watching again. Thank you for supporting. Till the next time. Bye!